Yo, what's up guys? What's up mga daddies? What's up mga babies? At nagbabalik po ang Batang Makulit. Pero ang Batang Makulit mga daddies, hindi po natin siya kasama ngayon dahil mahalaga at importante po ang pag-uusapan natin. So yun, kung bago lang po kayo sa aming channel, don't forget to click subscribe, hit mo na rin yung bell para mas updated ka sa mga bagong videos ng Batang Makulit. Like and follow na lang din po nating Facebook page, Baby Francesca Vlogs. So yun, for today's vlog mga daddies is pag-uusapan natin kung paano i-check yung pag-ibig contribution. So yun, umpisa na natin. At ayun na nga mga daddies, gaya na sinabi ko, pag-uusapan natin kung paano i-check yung pag-ibig contribution. Pero, via online siya mga daddies, na hindi natin kailangan pumunta sa pag-ibig branches. Yun nga lang, may requirements tayo mga daddies. Ano nga ba yun? Number one mga daddies is dapat may pag-ibig virtual account kayo. So yun, sa mga wala pa, lalagay ko na lang po sa description box yung link para makagawa po kayo. Then tips sa mga gagawa ng virtual account, kung kayo po ay may loyalty card plus, yun po yung isa sa pinakamabilis na activation ng pag-ibig virtual account. So kung wala mga daddies, meron din tayong vid regarding sa kung gaano katagal yung activation kung sa pag-ibig branches kayo magpapa-activate. So lagay ko na lang din siya sa description box para mapanood din nyo. Then sa mga wala pang loyalty card plus dyan mga daddies, meron din tayong vid regarding dyan. So ilalagay ko na lang din siya sa description box para makapag-avail na kayo ng loyalty card plus. So yun, huwag natin patagal ito mga daddies, tuturuan ko na kayo. So yun, first, search nyo yung website ni Pag-ibig. Ano po ba yung website ni Pag-ibig? www.pagibigfan.gov.ph. So yan siya. So once na nasa site na kayo mga daddies, click nyo lang yung virtual Pag-ibig. Then click nyo yung login. So may magpo-prompt na message dyan mga daddies, click continue lang. Then, ayan, login nyo lang yung email address na niregister ninyo, then yung password. So, kung wala pa kayong password mga daddies, yan yung aantayin nyo upon activation ng virtual pag-ibig ninyo kasi bibigyan kayo ng temporary password. So, login na kayo. So, matik, pupunta siya sa homepage ng account ninyo. So, click nyo lang yung tatlong bar line doon sa may upper left corner. So yan, may mga choices kayo na pagpipilian dyan kung ano yung pwede nyong ma-access. So click nyo lang yung regular savings. Then eto na po agad yung lalabas. So makikita nyo na agad yung pag-ibig contribution ninyo. So makikita nyo dyan yung pag-ibig MID number ninyo, yung status ninyo, then yung current employer. Tapos makikita nyo din dyan yung last remittance date ninyo. Kung kailan huli po kayong kinaltasan ng employer ninyo. Then yung total employee share, total employer share, then yung total savings ninyo. Kung magkano yung total contribution nyo as of last contribution ninyo. So pwede nyo din dyan isearch mga daddies kung anong year yung gusto nyo makita. Kung nahuhulugan ba siya year by year. So lagay nyo lang dyan kung anong taon ninyo gustong i-view. So example, ayan. Yan yung 2020 contribution natin mga daddies. So nandyan na yan. From January to October yung last remittance date ninyo. Then check natin yung 2019 na yan. May kita nyo rin dyan. So medyo may napansin ako sa contribution ko mga daddies. Doon sa pinaka baba, sa may January banda, yan, meron akong negative or deduction dyan. Kung hindi ako nagkakamali mga daddies, yan yung previous loan ko na hindi ko nabayaran. So mga daddies, kung may previous loan kayo at hindi nyo na siya nabayaran, within 2 years, ikakaltas na siya sa total contribution ninyo. So, meron siyang advantage at disadvantage. Kasi advantage, automatic, bayad na agad yung previous loan ninyo. Disadvantage naman, nababawasan yung upcoming loan ninyo. Kasi, kinaltas sa contribution ninyo yung loan ninyo.
Kaya naman siya hindi nakaltasan, mga daddies, kasi bago ako nawala sa previous employer ko, hindi na siya nahulugan. Then hindi ko rin siya na-update sa present employer ko hanggang sa kinaltas na lang sa contribution ko. Ayan, kasi kung hindi ako nagkakamali, mga daddies, nag-loan ako noon is December 2017. So kinaltas siya sa contribution ko noong January 2019 na. Ayan, 2 years siya, mga daddies. So machi-check nyo pa din yung mga previous years nyo dyan, mga daddies. So ayan, ito yung napansin ko, mga daddies, sa 2017 contribution ko tsaka 2016. So ayan yung sample. Yung 2017 contribution ko, mga daddies, nawala. Pati yung ilan sa mga 2016 contribution ko, yun na siguro yung nakaltas sa total contribution ko. Ang naging disadvantage niya, mga daddies, kasi kung tutusin, third loan ko na netong taon, ang na-loan ko lang is parang mga 6,000 lang. So parang ang nangyari, mga daddies, nag-back to zero yung loan ko. Imbis na, alam mo yun, kahit papano, nag-i-increase. Ang nangyari, nag-decrease siya kasi dahil sa previous loan ko. So yun, mga daddies, yan lang muna for today's vlog. Dito ko natatapusin tong vlog na to. Hope na nakapagbigay ako ng konting tips and ideas regarding sa pag-ibig contribution. So yun, kung nagustuhan nyo to, like, share, and comment po. And don't forget to click subscribe, hit mo na rin yung bell para mas updated ka sa mga bagong videos. Bata makulit. Like and follow na lang din po nating Facebook page, Baby Francesca Vlogs.